sabi nila, madali lang daw ang buhay college. Weh, sa tingin ko hindi ha. Talaga lang. Sa college, kailangan mong pakisamahan lahat ng mga uri ng tao, kahit pa ang mga terror na professors. Siyempre, kailangan din nating mag-manage ng ating oras sa pag-aaral. At siyempre, sa TV. Dapat, marunong ka rin mag-budget ng allowance mo para sa pagkain, sa renta sa bahay, sa bayarin sa school, at higit sa lahat sa walang katapusan na singil ng photocopies na hindi mo naman binabasa at ginagamit. Dagdag mo pa, trying hard at least buhay ng ginagawa para lang makapasa sa iyong mga subjects. Lahat tayo may iba't ibang paraan. Lahat tayo may kanya-kanyang diskarte. Handa ka na ba? Tara, pasukin natin ang mundo ng kolehiyo. Pakikisama ang isa sa mga susi para mag-survive ka sa college. Sa dami ba naman ng estudyante, masiguradong mamimit mo ang iba't ibang uri ng tao. May mga uri ng estudyante sa college. At ito ang mga ilan sa kanila. Una, copy-paste machine. Sila yung mga estudyanteng lumuluwa ng mga mata at malajarakong leeg, makakopya lang. Pangalawa, ang mga Maria Clara walang saya. Sus, kung kumilos, di makabasag pinggan, eh nasa loob naman pala ang kulo. Sunod dyan, ang mga loud and proud. Mga taong pinanganak na may mga megaphone sa lalamunan. Di mo malaman kung talented lang ba or sadyang kapalmuks lang talaga. Di din pauhuli ang mga estudyanteng may superpowers. Taglay nila ang mga extraordinary powers gaya ng kili-kili bombshell, devil's breath, alipungazaw breeze, at marami pang iba. And last but not the least, ay mga angel in disguise. Papasalamat ka ng bongga pag na-meet mo sila. Mga simpleng tao with a sincere and good personality. Kung sa high school e sanay ka sa spoon-feeding system, pwes, matuto ka mag-self-study ngayong college. Professors come in 5 shapes. Complete package. Sila yung mga uliran na flexible pa. Pwede silang maging kaibigan or second parents. Sila din yung mga prof na minsan inaabuso ng mga ilang estudyante. Makikilala mo din si Adolf Hitler. Keep quiet! Keep quiet! First is the melodic band, the second band is the melodic band. So when you speak of melodic band, again, keep quiet, you can't go with this. You are so talkative. Alright? Terror na sila kung terror. Pero one day, magpapasalamat ka. Dahil kung hindi ka nila sinubsob sa pag-aaral, ay hindi nyo mararating ang rurok ng tagumpay. Andyan din si The Flash. 1,000 km per hour. Teka, saglit lang. Ang hirap habulin ng lessons. Overspeeding ang peg nila.
mapapakanta ka na lang ng Just Take It Slow, So Slow. Overtime Prof. Sila yung sige pa rin ng sige magturo. Yung tipong wala silang hilig tumingin sa oras kung time na ba o hindi pa. Time na po. Meron din dyang Module Prof. Everyday may photocopy. Sige, pasa lang ng pasa. Sa mundo ng kolehiyo, matututo ka din ng salitang pagtitiis. Handa ka na bang magkaroon ng eye luggage? Masyadong maganang eye bags? Kakailanganin mo ng mas malaking space para sa stress at puyat tala ng exams, projects, and everything. Makikilala mo at mararanasan mo ang ilan sa iba't ibang paraan at diskarte ng estudyante tuwing exams. Alin ka kaya dito? Ikaw ba yung todo takip ng papel na akala mo wala nang bukas? O baka naman ikaw si Kulbit here, Kulbit there? Siya na ata yung pinaka-worst student na makakatabi mo sa exams. E baka naman ikaw yung mga kapit sa patalim. Siya yung tipong sumuko na sa pagre-review. Ayan, nangodi ko na tuloy. Teka, baka naman ikaw si Chillax, yung tipo ng tao na parang hindi naman nagre-review, pero at the end of the day, eh siya pa din ang highest. Ibay mo, Chong. Meron ding mga secretary and editor. Bago nila kopyahin ang sagot mo, eh iku-compare muna nila ang sagot nila sa sagot mo. Ang gulo. Bilang naman puro paghihirap lang ang kinakaharap ng isang estudyante. Hello! Mag-aaral pa ba naman tayo kung walang sarap? Di na, no? Sa buhay kolehiyo, mararanasan mo kung paano maging tunay na masaya sa iba't ibang tao na makakasalamuha mo, kaklase, kaibigan, at maging mga professor pa. Mararanasan mo rin kung paano maging responsable at ang matuto sa iba't ibang bagay. Sa dami ba naman ng hirap na kinakaharap o kakaharapin mo pa lamang, easy ka lang. In the end, magbubunga din ang lahat ng mga yan. Kakayanin yan. Sipag, tiyaga, at determination lang ang katapat niyan. Ikaw, handa ka na ba? Kakayanin mo ba? How far can you go?